Naipaalam niya muna ito kay Aidan kung papayag ba ito. Pagkatapos nun, agad naman kinausap ni Mila si Aidan na gusto daw niya bumalik sa La Muerte kung saan siya dinala ni Aidan noon. Samantala, pinaalam na nga ni Mila at Mang Abi kay Nico na ang pamilyang Fero ang pumaslang sa nanay ni Nico. Nagulat naman si Nico sa sinabi sa kanyang tatay na pamilya pala ni Kiara ang dahilan kung bakit wala siyang nanay. Dagdag pa ni Nico kung bakit ngayon lang daw ito sinabi sa kanya para hindi sana sila maging close ni Kiara. Sikblang banda, pinapalabas naman ni Chief Alejandro sa publiko na si Olivia Salvacion ang suspect sa pagpaslang sa kapwa niya katulong at triple murder daw ang kasong isampa nito. Gulat naman si Lemuel at pati ang kanyang nanay sa napanood nilang balita at hindi nila akalain magagawa ito ni Olivia. Dahil kumpirmado na si Olivia ang suspect, malaya na ito si Ador sa kulungan. Sa kabilang banda, alam na nga ni Tonet na si Tito Carlos niya ang gumawa ng lahat ng krimen. Ay agad namang inabangan ni Tonet ang kanyang pinsan sa pag-uwi nito. Pagdating ni Kiara sa mansyon, agad niya itong pinagsabihan na kagagawan daw sa ama ni Kiara ang kaguluhan sa mansyon. Nagalit naman si Kiara at pinagsabihan niya si Tonet na bawiin ang mga sinasabi nito. Ngunit sasabihin naman ni Tonet na anak daw ito ng murder si Kiara, kaya dito na lumaki ang kanilang away at nagsabunutan ito ang dalawa. Dahil hindi kaya ni Manang Precious awatin ito ang dalawa, tumulong naman si Nafilis at Glenn para maghiwalay ito si Kiara at Tonet. Si Luna naman nakatitig lang at hindi tumulong sa dalawa. So yan ang ating subaybayan sa susunod na Dirty Linen. Thank you for watching, guys.